Shalom, shalom muli mga kapatid at mga viewers po natin. At welcome po muli sa ating HMF Resource Center. At ngayong pagkakataon, bigyan po natin ng pagkakataon muli, pag-aralan ang about creation. At doon po sa Genesis chapter 1 verse 1 ay sinasabi na, "In the beginning God created the heavens and the earth. Bara Elohim et hashamayim et haharetz." Ang ibig sabihin po nito ay walang ibang gumawa dito sa mga langit at lupa. Plural kasi yung heavens po doon. Shamayim. Ibig sabihin maraming heavens. Ang gumawa nito ay ang Panginoong Diyos. Okay. Ang nag-iisang Panginoong Diyos. Ito yung Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At ngayon po napag-aralan din natin na ang lahat ng creation ng Diyos ay nag-i-exist sa mundong ito sa pamagitan ng kanyang batas. Mayroon siyang ginawang batas sa lahat ng creation. Ang ibig sabihin niyan, ang tawag diyan ay genetic code or natural law. So, makikita po natin na ang araw bakit sumisikat tuwing umaga at lumulubog sa hapon. Ang buwan ay mayroon siyang apat na phases in every month. Okay. Bakit ang dagat ay kumakati at tumataas ang dagat? Bakit tayo ay gising sa araw at tulog sa gabi? At kung bakit ang ating mata ay kumukurap-kurap? At bakit tayo ay kumakain at dumudumi, umiihi? Dahil lahat po ng create ng Panginoong Hashem ay nag-i-exist sa pamagitan ng kanyang batas. At lahat ng kanyang creation ay nilagyan niya ng natural law ng batas na yan. At dapat sumunod ang kanyang creation o ang kanyang mga creation ay sumusunod sa batas. Pero nabubukod-tangi lang yata ang mga tao na hindi sumusunod sa kanyang law, moral law, ang civil law, at lalo yung natural law. Sometimes nalalabag natin yung natural law na ibinigay po dito sa atin. Halimbawa po, tayo, yung halimbawa, yung isang lumala, no? Yung isang makina, no? Na ginawa, halimbawa, makina na di gasolina, nilagyan mo yan ng gatong na tubig o krudo, hindi yan naandar dahil nakadisenyo yan. Ganon din ang ating katawan ay mayroong disenyo ang Diyos at ginawa niya ito ng batas na kung yan ay mayroong mapasok na hindi angkop doon sa ating DNA, doon sa ating immune system, ang ating immune system ay magre-react at pang yan ay nag-react, sometimes yan ay madadamage. Okay? So, ganyan po ang nilagay po sa atin. Halimbawa, no? Pag tayo ay sobrang kumain ng maalat, sobrang kumain ng maalat ng mataba at matamis, magre-react yung ating immune system. Sobrang tamis, diabetes. Sobrang alat, kidney ang tama. Sobrang mantika, mapupuno ka ng kolesterol at magkakaroon ka ng mga bato. Kaya nga sa kasulatan, ipinagbabawal yung pagkain ng mantika. Okay. So, ganito po yan. Yung ating katawan ay nag-ooperate po yan sa pamagitan ng batas. Dahil lahat itong nakikita nating creation na nag-exist sa mundong ito ay mayroong sinusunod na batas. Sang-ayon sa Sefer Yetzirah, lahat ng creation ay mayroong correlated na Hebrew characters na naaangkop doon, at ganun din yung ating human physiology, mayroong nakaangkop na mga Hebrew characters which is given by the Supreme Creator. Yan ay mag-govern sa atin o tayo mismo ay magsusubscribe o susunod doon sa batas na yaon. Pero karaniwan na ito ay na-violate natin dahil medyo matigas ang ating ulo. Okay? Halimbawa, inilagay na doon sa sigarilyo, no, sa pakete ng sigarilyo, "Cigarette smoking is dangerous to your health."
At yan ay naka-identify na yung lahat ng mga sakit, kung anong uring sakit ang ating matatamo, pero hindi po natin ito inaalintana. Okay? Hindi natin iniisip, hindi natin ito isinasaisip at isinasapuso. Hindi natin ibinibigyan ng pansin. Bakit po? Kasi mayroon po tayong kulang at mayroon sakit pa tayo sa isip. Una, kulang tayo sa pagbabasa ng tura. Dahil ang gamot doon sa sakit sa kaluluwa o sakit sa isip ay ang tura. Okay? At dahil dyan, marami po tayong nalalabag na natural law dito sa mundong ito. Okay? So, sana po itong ating pinapag-aralan ngayon ay makadulo sa atin ng aral. Kagaya ng sinasabi ni Haring Davido sa Psalm 147 verse 15 na the commandments of Hashem is upon the earth and the word of God runs very swiftly. So, ibig sabihin, ito ay tumatakbo ang mundong ito at tayo'y gumagalaw sa mundong ito sa pamagitan ng batas na iniligay ng Panginoon Hashem. At yun ang dapat nating alamin upang tayo ay magkaroon ng kamalayan patungkol sa Diyos, patungkol sa kanyang creation, at patungkol sa ating kahinatnan pagdating ng araw. Shalom, shalom. Maraming salamat at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Siya. Thank you.